Hello guys, and welcome to my channel. So, ayoko sana mag-upload. Ayoko sana mag-video kasi masama yung pakiramdam ko. Sinisipura ko. Kita naman yung tsura ko, diba? Haggardness. Ay, kaya lang, doon sa mga na, tawag dito, nakaparod ng mga una kong video na nag-comment sa video ko about sa pag-apply ko sa call center at nag-thank you sila kasi daw ayun, nag-apply sila for interview na sila ngayon. Yung isa naman medical na, so thank you sa panonood sa video ko at na-inspire naman kayo mag-apply kahit papano. Nagkaroon kayo ng lakas ng loob mag-apply, so namamaga yung mata ko. Actually, wala pa akong tulog kasi magdamag ako nag nagsagot ng ano sa online safe road kasi kukuha ko ng lisensya, so nag online na lang ako kasi baka doon ako makatulog pag doon pa ako sa driving school kumuha na, nag face to face pa ako doon. So ayan, mabalik tayo sa topic. Doon sa mga nag-apply na nakaparod ng video ko, thank you naman kasi nag-apply kayo. Continue yan. Huwag kayong matakot kung nasa initial interview na kayo at for final na yung iba. Madali lang magtrabaho dito. Akala ko nung una mahirap kasi nga hirap ako sa communication sa English, pero nung nandun ako, para ka lang pala ding sirang plakang paulit-ulit. Kasi paulit-ulit din lang yung problema ng mga customers. So, sa isang buwan siguro na paulit-ulit mo ko rin ginagawa yung pagkocalls, mame-memorize mo na. So, hindi ganun talaga na kailangan fluent ka. As long as nakakaintindihan kayo. Pero may ipay ako pa rin sa inyo na manood pa rin kayo ng mga English movies. Lalo na yung mga sa mga negra, yung mga negro, mga ganong ano, kasi iba yung ano nila eh, yung pagkaslang nila pag nag-English. Medyo doon ako nahirapan, no? Naka-accept ako ng calls na mga ano, ang hirap intindihin ng English nila, as in namumura na nila ako kasi pinauulit-ulit ko sa kanila, tinatanong ulit-ulit sila dahil hindi ko nga sila maintindihan. So gagawa ka na lang ng paraan para hindi mahalatang hindi mo sila naiintindihan. Kunwari lang na, sabi mo lang na, just to clarify, para malinaw, na tama ba yung narinig ko, ganun, style ka na lang. So, eto nga pala para sa nag-inbox sa akin, nagtanong sa akin kung ano ba daw, bigyan ko daw siya ng idea, kung ano ang trabaho pag healthcare. Actually, wala akong alam sa healthcare, kasi hindi healthcare yung aming hinahandle. Ang handle namin is telco. More on sa mga troubleshooting kami, billings, kapag may nagpapaad ng data, nagpapaad ng balance, sa mga replacement ng phone nila, kapag may mga order for replacement na hindi pa nare-receive. Yun. So, mapapayo ko lang, kung decidido kayo mag-apply, mag-practice na kayong mag-navigate sa computer kasi kailangan dun kayong mabilis. Actually, ako wala talaga akong karanasan sa computer, pero sa 1 month training na humahawak ako ng computer, napansin ko na lang sa sarili ko na para rin lang ako naglalaro ng Mobile Legend. Mabilis na rin yung kamay ko ngayon. So, yun, mapapractice kayo. Pero, syempre, try nyo pa rin sa sarili nyo na mag-practice bago kayo sumalang sa pag-a-apply. At sa mga nagtatanong about sa sweldo, akala nyo kung ano yung nasa post na salary is yun na lang. Hindi. Secret. Isipin nyo bakit ang dami pa rin nagko-call center kahit sabihin nilang napaka-toxic paghawak, lalo na pag-telco. Tapos, ang hirap ng night shift. Yan, kagaya ko, lalo lumaki yung kaibang ko. Ang hirap gumawa ng tulog. Masasabi ko na magandang kitaan. Hindi lang naman kasi yan ang magiging sweldo mo, kung ano yung nandun sa pinirmahan mo. Kasi, pagdating mo na sa mismong trabaho, andun na yung mga incentives, andun na yung mga pa-rewards, pagka magaling yung performance mo.
marami kang rewards na makukuha. So, nakadepende pa rin sa'yo kung paano mo palalakihin ang sweldo mo. Ayun lang masasabi ko. Maganda. Pinagpalit ko yung abroad kaysa dito. Ayan. Pinagpalit ko yung pag-abroad kaysa ano. Kasi, hindi naman din kalakihan yung sahod ko sa abroad. Kumbaga, parang kung titingnan ko, mas may chance na mas malaki yung sahuri ko dito. Depende na lang sa sipag ko. So, ayun. Yun lang may bibigay yung tip sa inyo. At sa mga natatakot kasi daw English Carabao lang yung alam nila. Alam nyo, tutusin yung mga kasama ko, ako kahit ako mismo, hindi kami fluent. May times na mali-mali din yung grammar namin. At may times na nahuhuli rin kami sa calls na nabibigla kami na papatagalog. So, minsan, pinakikinggan kasi nila yung mga calls namin. Ang dami ko raw bloopers doon na minsan nalilimutan ko mag-mute, nakakapag-Tagalog ako. Yan. Kaya, huwag kayo matakot mag-apply. At sa mga gusto pa mag-apply, humingi kayo ng tips, ilalagay ko sa description box yung link ng Facebook ko. Message nyo lang ako para mabigyan ko kayo ng idea kung paano mag-apply at kung ano yung mga dapat gawin at mga tips para makapasa. So, hanggang dito lang muna yung may i-share ko sa inyo. At kasi wala pa ako dito ng ano eh. Nagbe-bed space lang ako, wala akong wifi, nagde-data lang ako kaya hindi ako makapag film araw-araw, hindi ako makapag video kasi medyo magastos din sa load. Alam niyo na. At saka nasa training pa rin naman kami. Ah, about nga pala sa last upload ko, about sa training. Oo, nakakatakot kasi may sabi nga may bumabagsak. Pero actually, wala pa akong nabalita na bumagsak. Kahit mabababa yung mga nakukuha nilang scores, is pinapasa pa rin sila ng mga coach at ng mga manager, at supervisors. Kasi napaka, hindi ko naman inaano masyado binubuhat tong company namin, pero napaka friendly ano nila, na talagang bibigyan ka ng chance. Hindi ka gaya sa iba na sa ibang BPO company na napakataas ng standards, na kahit napaka-fluent na, hindi pa rin nila natatanggap sa trabaho. Dito kasi, pag nakita nila na gusto mo magtagal, gusto mo mag-grow, gusto mo matuto, bibigyan ka nila ng chance. Kaya, thankful ako sa results. Kasi, alam ko na kung sa ibang company ako nag-apply, hindi ako matatanggap talaga kasi hindi ako ganun kagaling mag-English. At yung knowledge ko sa computer is hindi rin ganun kagaling. 25 words per minute lang ang kaya ko sa typing, which is kung sa ibang company is ang hinihingi nila is 35 to 50, ganyan. So, bagsak talaga kung tutusin. Pero sa results, binigyan nila kami ng chance. Binigyan niya kami, nila kami ng pag-asa na magkaroon ng experience para makapasok sa BPO company at madagdagan yung skills, mag-grow, at tawag dito, ma-change yung career. Yun. So, hindi na ako ngayon na dakilang taga-Cuscus Cubeta sa Saudi Arabia. Isa na akong call center agent ngayon. So, yan. Lang mapapayo sa inyo, guys. Yung iba na, marami pa nag-inbox sa akin kung paano nga raw. Medyo takot silang sumubok. Sa akin lang, kung ramdam nyo sa sarili nyo na confident kayo. Kasi confidence lang yung baon ko nung nag-apply ako. Hindi yung talino, hindi yung kung anuman. Confidence lang talaga. Kapala ng mukha, ika nga. Kung alam nyo naman na confident kayo, marunong kayo makipag-usap, subukan nyo lang. Yan. Pasensya na kayo sa mata ko, medyo namamaga. Oh, actually, kagabi pa ito masakit. So, yan lang, guys. Thank you. Don't forget to sa description box. Lalagay ko yung Facebook account ko doon. So, message nyo lang ako kasi minsan hindi ko ma-open tong YouTube kapag ang data ko pang Facebook lang. So, alam nyo naman, wala pa akong wifi eh. Kaya tipid-tipid muna tayo. Nag-a-adjust pa ako din sa financial kasi bago start, tumupa ako ng bahay, kukuha pa ako ng motor, gumagastos pa ako dito sa pagpapalisensya. Alam nyo naman kung gaano kamahal ang magpalisensya, diba?
So, tipid-tipid muna tayo at pag medyo maganda na yung ating mga nakuhang commission dyan is magpakabit na tayo ng wifi, okay? See you in description box. Intayin ko yung message nyo. Bigyan ko yun ng tip paano makapasa. At i-refer ko na rin ngayon. Dito lang kami sa Lipa. Bye!